first time I worked with him sa pagiging screenwriter was biyak po, Direk, no? And then, kasi that was my second time palang writing. So, hilaw pa. Sabi niya, anak, Quinn, you have potential, pero ngayon, hilaw pa. Sabi niya, kunento niya sa'yo yung story ng kababae niya sa Cavite. Tapos ginawa mo, nagustuhan niya, eto na nga, pelikula, ang ganda. Actually, hindi ko nga po ina-expect na magugustuhan ni Direk yung pagkakasulat ko. Kasi the first time I worked with him sa pagiging screenwriter was biyak po, Direk, no? And then, kasi that was my second time palang writing. So, hilaw pa. Sabi niya, anak, Quinn, you have potential, pero ngayon, hilaw pa. So, nung binigyan niya ulit sa akin to na binigyan niya akong chance to write it again, sobrang ginalayan ko na talaga, Direk, bigyan mo ako 1 week, kung natin madali. Tapos yun na nga, inisa-isa namin. Tapos sabi niya, nung nareply niya ako na, this is a really beautiful film, tell your mom. Tapos maiyak ako nung binabasa ko yung text niya. Sabi ko, totoo ba, Direk? Tapos hindi nagsisinkin sa akin. Tapos nung ginagawa na namin, and then yung prod niya, pinupuli na ako. Tapos, hindi pala nagsisinkin sa akin. Tapos nung napanood ko na yung trailer, sabi ko, oh, totoo ba? Ayan ba talaga yung sinulat ko? Kaya ngayon hindi ko pala siya pinapanood. Sabi ko, aantayin ko na lang po siya sa big screen. Pero yung trailer pa lang, sobrang namamangha na ako. Hindi ko akalain na yung pangalan ko madadawit sa MMFF. And dahil yun, of course, sa tiwala na binigay sa akin na ni Direk Joel. Kung bakit po sila ako. Kasi po, I've watched a lot of their films and hindi naman po sila magiging J-Quake and Stimples nang wala lang, di ba? And I think napatunayan na naman ang sarili nila enough. And ayun nga po, ang dami ko na pong napanood na pelikula nila. Isa yan, sa totoo lang po, Jake, idol kita ba? Pinapanood ko po yan. Favorite ko yung series nila ni Miss Angelica, yung Ruby. Yun. Kaya alam ko po talaga na magaling po sila lahat.